sa unang 100 araw ng panunungkulan ni President Ferdinand Marcos Jr., inaasahan pong isa sa tututukan niya ang sektor ng mga manggagawa. Ano kaya ang gustong iparating ng labor groups para sa administrasyon at anong labor issues na dapat nitong tutukan? Paano nga bang makakahabol ang sahod ng mga manggagawa sa estado na ekonomiya kung saan ang presyo po ng bilihin eh walang humpay ang pagtaas? Kaugnay po niyan, makakausap natin si Ginoong Lito Ostares, ang Executive Vice Chairman ng Kilusang Mayo 1. Magandang morning po sa inyo, Kalito, and welcome to Sakto. Kumusta ho kayo? Magandang umaga din po at maraming salamat at magandang umaga rin sa ating mga taga-pinig sa Sakto. Opo. Kalito, bagong administrasyon, pwede ba nating sabihin bagong pag-asa para sa sektor ng manggagawa? Nakakalungkot po. Tamang bagong administrasyon, pero sa tingin namin ay tulad ng narinig namin sa kanyang outtaking ay simple lang yung kanyang sinabi. Walang mga positibong tugon, kundi ang sinabi niya ay ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. So, ibig sabihin, hindi positibo yung kanyang mga sagot doon sa pangarap ng mga manggagawang Pilipino. Opo. Lalo-lalo na sa issue ng security of tenure o yung contractual pension at saka yung pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Wala kaming masyadong narinig. Ano? Tingnan pa rin namin sa SONA, baka sakaling meron siyang mabanggit na mga positibong tugon, ano, kung paano susolusyonan yung napakatagal ng problema ng mga manggagawa kaugnay ng ENDO, yung 555, na nung nakaraang administrasyon ni Duterte ay nakapasa na sa lower house at saka sa Senate, no? At ito ay magiging isang bill na last sana, ano, yung Security of Tenure Bill, ano. Subalit binito pa ito ni Pangulong Duterte. Kaya't mga manggagawa ay patuloy pa rin na naghihirap, patuloy pa rin na nagtitiis, ano, doon sa kanilang kalagayan sa trabaho. Alam siguro, Kalito, mas magandang bigyan diin po ninyo sa sektor ng mga manggagawa. Ano ba yung talagang pangarap po ninyo na pwedeng pangarapin din ng administrasyon na eventually matutupad, hindi lang hanggang sa pangako, bukod ho dun sa contractualization issue, pagtaas ng sahod, meron pa bang ibang pwedeng immediate na pwedeng maibigay po sa labor sector? Actually, doon po sa security of tenure, napakahalaga po nung isang dalawang words lang, ano, yung necessary and desirable doon sa business. Kasi po pagka ito po ay nailagay doon sa bill, ano, at sinama nila doon sa bill, ay mawawala na po yung third party. Kasi po lahat ng mga manggagawa, manggagawang Pilipino ay magiging regular na, ano, doon sa mother company. Sa napakatagal na panahon naman po ay dati naman ay hindi ganito ang skema ng paggawa natin. Meron talagang provisionary, may casual, provisionaries, and then after 9 months ay nagiging regular na yung mga manggagawa. Opo. Wala pong third party, ano, nung mga panahon na yon. Kaya lang, dahil doon sa Herrera Law, ay nagkaroon ng third party. Lalong-lalo na po yung Executive Order number 174 ng DOLE. Ito po yung dapat natanggalin na, ano, itong Executive Order number 174 na ito, dahil ito po yung nagpalala ng contractualization sa mga manggagawang Pilipino. Kalito, meron na ba kayong naging initial talks or sinubukan na ba ninyo na makausap ang bagong Labor Secretary Benny Laguesma? Sa totoo lang po ay nagkaroon na rin kami ng initial talk, ano, kay Secretary Benny Laguesma. At may mga napag-usapan naman kami, ano, na positibo, lalong-lalo na doon sa contractualization. Nabanggit niya na hindi dapat na
casual o contractual yung mga manggagawang diretsong sangkot doon sa main doon sa puso ano ng ating ano ng ating ekonomiya no, ibig sabihin kung mother company yan, kung ano yung kanyang ginagawa, limbawa garment, lahat ng mga direktang nagtatrabaho doon sa garment industries ay dapat ay regular lahat. Ngayon kasi ginagawang pira-piraso eh yung pagbuo ng isang produkto. At iyan ay pinasa-subcontract doon sa iba't ibang mga contractor. Kaya ang nangyayari ay walang nariregular na mga manggagawa doon sa kumpanya mismo. Yun sana yung dapat mawala. No? Dahil yan po ay hindi nakatutulong sa mga manggagawang Pilipino, lalong-lalo na napakababa na nga ng sahod ng mga manggagawa natin, pero ganun pa rin ano? Yung kanilang trabaho, endo-endo, pagkatapos ng 6 na buwan ay ililipat lang ng ibang kumpanya ng kanyang ng isang third party. Kaya hindi po iyan nakakatulong sa ating mga manggagawa, sa buhay ng ating mga manggagawa. Lalong-lalo na sabi ko nga ay napakababa pa ng sahod ng mga manggagawang Pilipino. Panghuli na lang Maho Calito, kayo ba may pangamba pa rin sa issue po ng red tagging sa hanay po ng mga manggagawa, yung mga union progressive leaders gaya po ninyo? Yan po ang nakakalungkot dahil hindi naman po nagtigil eh, no? Yung red tagging. Tuloy-tuloy pa rin po ang red tagging sa mga manggagawa natin. Ano? Katulayan po, karamihan ng mga union namin dito sa Southern Tagalog ay pinupuntahan pa rin hanggang ngayon ng mga police, PNP. Kasi nandyan pa rin po yung IDF and LCAP. Kaya hindi pa rin po mawawala yan. Yan nga po sana yung isang pangarap din namin na dapat ay maging positibong tugon ano, ni Presidente Marcos na buwagin na niya itong IDF and LCAP. Dahil ito po ay hindi nakatutulong, napakalaki ng budget na ginagastos. Pero ang resulta, nauubos po yung mga union namin. Pinupuntahan po yung lahat ng aming mga leader manggagawa, binabahay-bahay, pinapupunta sa mga barangay chairman, pinakakausap sa barangay chairman. Hindi nga po namin malaman eh kung bakit nalalaman itong PNP itong mga pangalan ng mga leaders namin sa mga union. Kaya karamihan po ng mga union namin ay inuutosan ng PNP at ng AAP na mag-disaffiliate sa KMU. Mm-hmm. Yan po yung nakakalungkot. At yan po sana yung pangarap namin na gawing positibo ni Bongbong Marcos, Presidente Marcos. Sige ho Calito, sana ho hindi manatiling pangarap yung pangarap nyo at magkaroon ng katuparan, lalo po yung kapakanan ng mga manggagawa sa usapin ng pasahod at issue po ng contractualization. Maraming salamat at mag-iingat po kayo. Maganda umaga ho sa inyo. Maraming salamat na kasamang Johnson at maraming salamat kasamang Johnson at kami ay tuloy-tuloy na magbabantay sa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung ano yung kanyang mga pangarap na dapat maging katuparan, hindi yung pangarap lamang. Apo. Patulad lang nangyari nung nakaraang administrasyon ni Duterte.